Canipes! How are you? So today, isi-share ko sa inyo kung paano nga ba mag-install ng CapCut video editing app sa inyong mga laptops or computers. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya na-download, yung CapCut here sa aking laptop. Okay. Here na to. Here, as you can see, ayan na yung CapCut. This one. Yan. As you all know, diba, more on Android phones or sa mobile lang natin na da-download ng CapCut. Ito siya. This one. Yan. Can you see it? Ayan. Yan, yung may arrow na yan. Pero hindi siya yung as easy as pupunta kayo sa website ng CapCut and then ida-download. No, may process siya. Pero don't worry kasi i-guide ko kayo para ma-install nyo rin sa laptops and computers nyo ang CapCut. Well, as you all know guys, most of my videos, ine-edit ko siya using CapCut. Aside sa free siya, napaka-convenient niyang gamitin and ang dami-dami niyang features. So I was wondering, ipwede rin siya sa laptop para mas madali para sa aking mag-edit. And ayun nga, yesterday, I tried to download and install it. And first time ko yun, kaya ni-record ko. And I want to share it with you guys, just in case you want one sa inyong mga laptops or computers. So, tara! So, guys, dito sa link na to, as in, binigyan na nila yung specific instruction para makapag-install ka ng CapCut using BlueStacks. So, nandito na rin yung link ng BlueStacks kasi kailangan nyo itong i-download and install sa laptop nyo. So, ang BlueStacks, technically, it's like an Android emulator. Para nagiging cellphone din yung laptop nyo. At para maka-access kayo sa mga apps na sa Google Play Store nyo lang nakikita or nada-download at nagkagamit. So, basically, yun yung pinaka-function nya. Yan. How to download. So, ayan. Here na. Download. Binigyan na rin nila yung link. Yan. This one. Tapos, i-click nyo siya. And then, pagka-click nyo, ito ang next. Guys, para siyang emulator ng Play Store sa mobile. Pero ito, yan, sa ano na siya? Sa mismong laptop na siya. Okay. Sa sign in tayo. And then, mag-sign in, mag-check info. Okay. Okay, I'm in. Okay. Gawin to kasi kailangan natin siyang i-accept para mag-move forward. Okay, ngayon punta na tayo ng Play Store. Uy, ayan! Yay! CapCut! Editing! Video! Yay!
And now we can finally install this one. Yay! I told you this is my favorite. Yes, skip. Alam mo yun, parang pag nakasanayan mo na, parang ayaw mo na mag-move sa iba pang apps. Editing, video editing apps. Ano kung okay naman sa'yo itong kinagamit mo ito, itong CapCut. Ooh! Na guys, nangyayari na ang ating, ano, wish. Makapag-download ng CapCut using this one. Yeah. BlueStack. Tapos, pag kinanap mo sa search button, yung BlueStacks. BlueStacks. Tatlo ang lumalabas. The BlueStacks 5 na app. BlueStacks na X. And then, BlueStacks 5 Multi-Instant Manager. Which, I have no idea what this is. But, if you have any information about this, you could just share it on the comment section. Kasi ako talaga, ang gusto ko lang yung CapCut. Pero who knows? Oh, installing na siya, guys. But who knows, diba? We could use this application pa for other things, diba? Na makakatulong sa ating pag-vlog. So, ayan na siya, guys. Let's see. I guess you could really distinguish if yung isang video editor app is very functional, useful, maganito karami ang nag-download. So, ayan na siya, guys. I-open na natin si editor. So, my terms. Welcome to CapCut. Accept. Oh, ayan na siya. So, parang nga talaga siyang cellphone. Kaya lang, ang question ko is, how could I even... Parang nga siyang cellphone. Pwede ba itong lakihan? Maximize. Yan. So, BlueStacks, diba may Play Store, may Game Center, may System Apps. Yan. Tapos, yung dinownload natin, yung CapCut. And then, dito sa System Apps, yan. Pipili kayo dyan. Ang pipili nyo, Media Manager. Just choose this one. And then, if you need to import a video or photo from your desktop, just import files. Ngayon, at least alam ko na kung paano ang gagawin. So, as easy as this one, ulitin ko ulit ha. Pag na-download nyo na yung CapCut, ayan. Okay. Pag na-download nyo na yung CapCut, to, punta lang kayo sa System Apps. Ayan. And then, sa System Apps, may Media Manager. Diyan sa Media Manager, click nyo yan. And then, import from Windows. Pumunta na kayo kung nasan man yung videos na i-import nyo. Or The Good Doctor. Baka mas ma... Ikli lang kasi ito eh. Ayan. Pa-calculate yung size. Ayan, guys. As you can see, ayan na yun. Burn food. So, punta ulit tayo sa home. Or control shift 1. And then, punta tayo ng CapCut. Tingnan natin kung mag-a-appear sa CapCut yung video. Ayan. Tapos, click natin yung new project. Ayan. So, nag-appear na siya, guys. Pero, hindi ko na ito i-export kasi baka malaking file pa. Masyado malaki yung file. Baka makain pa yung... Hindi ko pa alam yung mga memory ng BlueStacks. Pero, ito siya.
Tapos siguro later, pag nagawa na siya, pwede ko naman siyang i-export, no? Interesting. I'm loving this. But I'm also loving na I could share this with you guys. Close ko muna para at least malaman nyo kung paano ko siya ginawa. Kasi hindi pala siya simple copy paste lang or something like that. Blue stack. Yan. Matagal lang talaga siya mag-open. Naglo-load pa siya. Hindi ko alam kung ano pang ibang gamit nito. Parang more of game ba to? Yung iba, hindi ko alam, or ads lang siya. So guys, punta tayo ng, well, automatic na nasa home na siya, tapos punta tayo sa system app, tapos media manager. Hindi ko alam kung nandito pa yung movies, kasi, nandito pa. So ang gagawin nyo lang, ganito. Export nyo, click nyo lang tong export to Windows. Tapos, check nyo kung ano yung ilalagay nyo. Tapos, select all. Yan, select all. Tapos, export to Windows. So, babalik lang siya doon sa pinanggalingan niya siguro pag ganun. Kung ganun din, pag nag-save kayo ng CapCut videos na na-edit na from the app, i-export nyo lang din siya. Ganun lang pala siya kasimple. Hindi naman pala siya super-duper complicated. So, yun lang. Kung meron pa kayong ibang alam about this app, ano pa yung iba niyang use, na if matagal na kayong gumagamit nitong BlueStax, just share, you know, some of the informations. Ayan guys, so ibabalik lang natin siya. Pipili na tayo. PC. D. And select folder. Yan lang. Luke chapter 6, verse 39-45. And he spoke a parable to them. A blind man cannot guide. A blind man can he? Will they not both fall into a pit? A pupil is not above his teacher, but everyone, after he has been fully trained, will be like his teacher. Why do you look at the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? Or how can you say to your brother, "Brother, let me take out the speck that is in your eye"? Even you yourself do not see the log that is in your own eye. You hypocrite! First, take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take out the speck that is in your brother's eye. For there is no good tree which produces bad fruit, nor on the other hand bad tree which produces good fruit. For each tree is known by its own fruit. For men do not gather figs from thorns, nor do they pick grapes from a briar bush. The good man out of the good treasure of his heart brings forth what is good, and the evil man out of the evil treasure brings forth what is evil, for his mouth speaks from what which fills his heart. Thank you for watching, mga kanoy peas. Please like, share, and subscribe. Later!